Tayo na po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kung Diyos sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin yaring kasalanan. Ako'y kaawaan mo, mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming magampanan ang kasalukuyan ng pagpapakasakit ng aming poong mahal upang kami pagindapating magkamit ng ibinunga nitong kapatawaran sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayong mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang, at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa aki laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso, na anumang oras ay hadlang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay. Gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya.
upang tipunin ang mga nangalat na mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa kanyang nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin. Sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang moog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na koblihang ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tangi ikaw lamang, kaya naman ikaw poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapong kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitay na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, aming Hesukristo. Masunurin kang Kordero sa katubusan ng tao. Hain sa krus ang buhay mo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagugulumihan ng sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." Nagkatinginan ang mga alagad, hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig na kalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, "Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya." Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, "Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo?" Sumagot si Jesus,
ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga. At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, gawin mo na ang gagawin mo. Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi yon. Sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi, inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya'y pinapaglilimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, ngayon'y mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao. At mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak. At gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon? Tanong ni Pedro. Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo. Sumagot si Jesus, iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, makaikatlo mo akong itatatwa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, tayo po ay nasa Martes Santo na, kung tawagin natin, Holy Tuesday. Kagabi ho o kahapon, nagsimula na ang pabasa ng ating simbahan dito sa Quiapo, dyan sa may harapan, sa may Plaza Miranda. Sa mga kapatid nating naka-online, lalo na ho yung mga nandito sa Metro Manila, pero yung mga nasa ibang bansa siguro, nami-miss nila ito. Pero kahit po yung mga kadiboto natin sa abroad, meron din silang pabasang ginagawa. Dyan po yan, inihanda po yan ng formation ministry ng ating parokya. At iba't ibang organisasyon, grupo, ang naka-assign every hour, oras-oras. Pero ang tanong dyan, pagdating ng madaling araw, kasi tuloy-tuloy yan. Pagdating ng madaling araw, yan ang malaking hamon. Hindi lang kung sino ang darating, sino kaya ang mananatili. Kung magatawagin natin dyan, sino kaya ang magiging Juan at sino ang magiging Judas? Dahil yung iba, hindi pa nakakakanta, kumakain na. Dahil may pakain din yan. Kaya yan ang hamon. Sino ang mananatili? At sino ang uuwi? Sa ating mga pagbasa, simula kahapon hanggang bukas, maririnig natin sa mga ebanghelyo natin, si Judas. Ito na yung karakter na si Judas. Noong pong ako ay nasa labas pa bago mag-seminaryo, high school, meron pong musical play, Lent musical play. Ang mga kabataan natin, bukas ng gabi, may sinakulo dito. Diyan po sa Plaza Miranda, manood po tayo. Magnilay tayo kasama ang mga kabataan natin. Nung ako'y high school, may ganyan din, musical. Nasama ako. Siyempre, tuwang-tuwa ako. Sabi ko sa nanay ko, manood ka ma, kasama ako. Dumating ang aking nanay,
Ito na ang sinakulo, musical. Hinihintay niya yung camera, nakaready na. At pumasok ako. Lumapit ako kay Kristo. Sabi ng nanay ko, anong papel mo doon? Abangan mo. Paglapit ko kay Kristo, hinalikan ko siya. Itinaas ko ang aking kamay at tumakbo ako. Sabi ng nanay ko, Judas ka pala. Ikaw pala si Judas. Itong tatlong araw, maririnig natin si Judas. At siya ay kilala bilang isang alagad na nagtaksil sa Panginoon. Siya ay natalo ng tukso. Siya ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos, ngunit siya ay nagpatalo sa tukso. Kaya siya ay naging taksil na alagad, kaibigan ni Kristo. Itinuring siyang kaibigan ni Kristo. Ngunit sa huli, siya ay nagtaksil. Pero mga kapatid, huwag nating kalilimutan, hindi lamang si Judas ang naiwan. Hindi lamang si Judas ang kasama ni Kristo sa mga huling araw ng kanyang buhay sa mundo. Kaya sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin, ipinakilala ni Kristo ang pinakamamahal niyang alagad. Kaya sabi ni Simon Pedro, doon sa pinakamamahal na alagad, tanungin mo nga siya, sino ang tinutukoy niyang magkakanulo? Ang pinakamamahal na alagad, yan ay walang iba kundi si Juan. John the Beloved. Kaya mga kapatid, isang paalala sa katotohanan ng buhay natin. Kung may mga tao mang magtataksil sa'yo, gagawa ng masama at mali sa'yo, huwag mong baliwalain. Baka mas marami pa ring taong tapat sa'yo. Hindi naman ito paramihan ng kaibigan. Ito'y pabutihan at patapatan ng kaibigan. Hindi mo kinakailangan mangulekta ng mga taong papalakpak sa'yo, hahanga sa'yo, papabor sa'yo lagi. Ang kailangan mong ipagdasal sa Diyos ay ang magkaroon ka ng isang tapat, mabuting kaibigan. At yun din ang meron si Kristo. Ang tanong sa atin ngayong Martes Santo, anong klasikang kaibigan ni Kristo? Ikaw ba ay isang Juan na sa kabila ng maraming pagsubok, nananatili ka pa rin tapat? O ikaw ay minsan nagiging Judas? Ipinagpapalit mo si Kristo sa kayamanan mo, sa trabaho mo, sa luho mo, sa galit mo. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, ngayong mahal na araw, wag lang natin pong balikan, alalahanin yung mga taong nagkasala at nagkamali sa atin. Ngayong mahal na araw, alalahanin, ipagdasal din natin ang mga tapat nating kaibigan, ang mga mabubuti nating kasama sa buhay. At nawa, mga kapatid, hindi lamang po tayo maghanap at magkaroon ng mabuti at tapat na kaibigan. Sana araw-araw, nagsisikap din tayo na maging isang mabuti at tapat na kaibigan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, buong kababaang loob na idulog natin ang ating mga kahilingan sa Panginoon habang laging inaalala ang paghihirap na Kanyang tiniis para sa ating kaligtasan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga ipinagkanulo ng kanilang mga kaibigan, naway hindi magkimkim ng hinanakit, manalangin tayo.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga makasalanan naway hindi panghinaan ng loob, bagkos maghangad ng kapatawaran sa pamamagitan ng sakramento ng pagkukumpisal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa naway magkaroon ng lakas upang tiisin ang kanilang mga pasanin sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway iugnay ang kanilang paghihirap kay Kristo upang maranasan nila ang kapayapaan ng loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang inaalala at pinagdarasal natin ang mga tao at kaibigang tapat sa atin, ang mga nananatiling mabuti, mapagbigay, mapagmahal sa ating kaibigan. Pinagdarasal po natin ang mga kababayan nating nasa ibang bansa, nasa malayong lugar, na nagtatrabaho alang-alang sa kabutihan ng kanilang pamilya. Ama naming mapagmahal, sa iyong karunungan ay hinayaan mong magdusa ang iyong anak para sa amin. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko pagkat aking iniibig sa'yo, Ama aming handog, ang tinapayat-alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo po ang mga alay ng iyong angkan na ginawa mong magkasalo-salo sa paghahaing banal. Ipagkaloob mong ang kaganapan nito ay aming makamtan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Nababanaaga na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitay na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Simulan natin ang araw na ito ng may ginagawang mabuti at tama sa kapwa. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno, ang walang sawang nagmamahal sa iyo, ang walang sawang tumatanggap sa iyo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago malisarapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Saan
man manakan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Puri iti bigin ang ating Diyos na siyang unang nagmamahal. Kaya't mong pag-ibig di nating makalin ang bawat kapatid at kapwa. Pag-ibig saan man manakan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumulog sa iyo at nakikiusap pagbigyan. Sa kahilingan naming ang piging mong bigay ay maging pagsasalunawa namin sa iyong walang maliw na buhay, sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kayo po ay aming iniimbitahan sa mga gawain natin ngayong mahal na araw dito sa ating simbahan ng Quiapo. Tuloy-tuloy po hanggang bukas ang ating ginagawang pabasa sa Webes, sa Biyernes Santo at Sabado. Maaari niyo pong makita ang mga schedules ng ating mga gawain ngayong mahal na araw sa tarpaulin sa labas po ng simbahan at sa ating official Facebook page. Sama-sama nating sundan, tularan ang daan ni Jesus, ang daan ng ating kaligtasan. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang waliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay.
kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.